dapat yan. Pupunta ako ngayon sa Japan Surplus Bigayan. Meron akong nga-update sa inyo mga kapadyak na hindi pa po lumabas sa amin mga vlog na mga carbon road bikes. So ngayon mga kapadyak, meron po akong nga-update sa inyo na carbon road bike na specialized tarmac. Tinex ako kanina, chinat ako na meron silang ilalabas na road bike ngayon mga kapadyak. Pati na rin yung MTB ay hybrid bikes na Yankee, Roma 3. Ilalabas din nila mamaya. So ngayon mga kapadyak, update ko kayo. Tara, samahan niyo ako sa Japan sa Bigayan mga kapadyak. Kumusta kayo? Ngayon mga kapadyak, ito po ngayon sa Japan Surplus Bigayan dahil maglalabas sila ngayon ng isang carbon road bike na specialized tarmac. Yan mga kapadyak. Yung isa, Bianchi na hybrid. Ayan. Alloy frame yan mga kapadyak, ito carbon. Ito yung arrival ito mga kapadyak, hindi pa ito lumabas sa mga vlogs namin. So kasi noong time na nag-vlog kami, so wala pa ito dito, hindi pa ito siya ipinakita sa amin. So ngayon mga kapadyak, ito mayroon silang ilalabas ngayong buwan na ito mga kapadyak. Meron silang ilalabas na specialized tarmac. Hindi pa po ito nababa sa mga vlog namin dito sa Japan Surplus. Hindi gaya na mga vlogs namin sa New Arrival, hindi pa po ito lumabas. Dito lang po ito sa vlog po lumabas na road bike yun mga kapadyak. So, yun ang i-update ko ngayon sa inyo mga kapadyak dito sa Japan Surplus Bigayan. So, pati itong naka-hybrid bikes nila na Bianchi. Alloy frame so, yan. Silipin na natin itong specialized na carbon road bike. New arrival ito mga kapadyak na, pero hindi pa po ito nakita sa mga vlogs namin dito sa Japan Surplus Bigayan mga kapadyak. Ito yung specialized tarmac na carbon. Okay, simulan natin dito sa groove seat. Yung groove seat nga pala nito mga kapadyak, Shimano Tiagra. Yung Shimano Tiagra groove seat na inilagay dito mga kapadyak, mga bago, brand new siya mga. Brand new yung nilagay nila dito mga groove seat na Shimano Tiagra. Ito pala ay naka 2x 10 speed na Shimano Tiagra.
Dito sa crank, nakatubay na 3450T. Siyempre, yun. Si Manu Tiagra yung ano niya, yung FD, RD, pati yung cogs dito mga padjak na nakakabit, brand new siya. So, pati yung mga kable, yung mga kabling na ikabit dito mga padjak, brand new. Napapansin ko dito mga padjak sa road bike na ito, yung mga halos bago yung mga nakakabit na parts dito. Kagaya nito, yung hubs niya, Shimano R500, ayun, brand new dito mga padyak, bago din yung spoke, bago rin dito sa ano, dito sa rims niya parang hindi siya bago mga padyak, kasi may tingnan natin ha, silipin na natin. Ayos mga padyak, bago din pala, brand new din yung rim seat nga pala nito mga padyak na R500 na Shimano. Kasi kung napapansin nyo nandito pa po yung reflector niya, no? Bagong-bago nito yung ano, mga bago, yung wheel seat na ikinabit dito bago, pati yung tires mga padyak, bago rin na Continental Ultra Sport na 700x23C. So naka-quick release, syempre naka-quick release na rin niya, 'di ba? Shimano R500 yung wheel set nito. Yung tires okay pa, maganda pa. Sa headset, sa stem na pala, FSA yung nakakabit na stem. So sa headset niya, walang nakalagay. So yung handlebar nito na carbon, Ludi. Richie Pro yung nakakabit dito na handlebar, drop bar yun. Specialized yan, mga padyak. So, wala hanggang papitik nga. Wow, malutong carbon ludi. So may kasama ng battle cage ayung nakalagay dito. Specialized din yung battle cage yung mga padyak, oh. Specialized din, bali dalawa yung lagayan ng battle cage niya. Yung size nga pala nito mga padyak, ng yung size ng frame ng Specialized nito mga padyak, size 54. Ayan, oh. Means size 54. Pero yung ano niya, yung seat post niya, Specialized din pero alloy. Seat clamp ganun din, Specialized, alloy na rin. Sa saddle, Pro logo. Wow, ganda rin ng saddle nito. Seat post, alloy. Ayun, ano pa yung mga nandito? So yung kulay nito mga padyak, ano, black and white na yung combination niya. Tapos yung kable dito dumaan sa may malapit sa may headset. Tapos pinalusot. Saan nakalusot? Uy, dito. Dito siya dumaan yung sa andito yung sa shifter niya papuntang RD. So, wala kang makikitang ano dito. Saan? Ayun, nasa ilalim. Yan, nasa ilalim yung ano, yung kable. Yan. Tapos, pinalusot dito. Dito siya lumusot mga padyak sa may seat stay. Sa chain stay dumaan, sa loob ng chain stay. Tapos, pinalabas dito malapit sa may ano, sa may drops niya. Yan. Dito lumabas, malapit sa chain stay. Papunta na dito sa RD. So, malinis. Malinis tingnan mga padyak. Dito naman sa taas, dito dumaan yung sa brake naman niya, yung kable, dumaan. Dito pumasok sa ilalim ng top tube, tapos lumabas dito sa bandang itaas ng top tube, papunta na dito sa caliper. So, ganun din, pareho lang din yung sa labas, yung sa kabila, yung sa RD, yung sa FD naman, dito rin pumasok, tapos tumakbo dito, daan pa dito, tapos dito siya lumusot, papunta dito sa FD. Ayan.
specialize. So, wala tayong tatansyahin ko na lang mga pa-Jack dahil sa mga previous vlog namin, sa mga previous vlog ko, meron din mga ganito, pero hindi siya specialized. So, tatansyahin lang natin kung gaano siya kabigat. So, ang bigat, ang may, ang akin lang dito masuggest na bigat nito, nasa 6 kilos yung bigat nito mga pa-Jack, yung bike na ito. Kasi, binuhat ko pa siya kasama pa yung stand. Pero nga sa magaan talaga mga Jack, sobra magaan talaga. Magaan. Oh, sandaan. Bumigat lang ng konti dahil nandito sa stand na ito. So, ayan yung mga pa-Jack, yung Specialized. Tapos ngayon nga pa mga kapa-Jack, nasa description or sa comment section yung price ng bike na to. Follow up ko na lang kayo mga kapa-Jack dahil ilalabas pa lang ito mga pa-Jack, ano? So, ilalagay ko sa comment section yung price nito, magkano. Alright, ayun mga pa-Jack, yun yung Specialized Tarmac na size 54 carbon road bike. Dito po yan sa Japan Surplus Bigayan sa San Fernando, Pampanga mga pa-Jack. Susunod natin mga pa-Jack yung Bianchi na hybrid. Okay, silipin na rin natin yan. Alright, ayun mga pa-Jack, ito naman mga pa-Jack, napakaganda ng Bianchi hybrid bikes na naka-bay brake mga pa-Jack. Ganda rin ito mga pa-Jack, yung hybrid nito, 700C yung tires nito. Sa brake naman, Abed yung brand. Sa shifter, Shimano. Anong Shimano to? Yan, Shimano yung shifter niya. Bay brake, Shimano din. So, sa tires, yung tires niya, Spinarello, Vetora, Sapero na 700 by 25C na Vetora Pinarello. So, napakaganda rin ito ng tires nito mga pa-Jack. Oh. Matibay din. Yung rims nga pala nito, Giant na SR3. Ayan o, SR3. Bago pa rin yung ano nito mga pa-Jack, yung rim set niya. Ayan, maganda pa, makinis, makinis pa yung ano, yung rim set nito mga pa-Jack. Aha. Ato, alloy frame, dalawa na yung lagayan ng ano, battle cage. Bianchi. Pagdating naman sa crank, Shimano na 3x8 speed, RD Shimano Acera. Ayan. Shimano Acera yung RD nito. Sa FD naman, yung FD Shimano din na SIS Index. Ayan. Kung tatanong niyo naman po kung ano yung size nung frame na yan mga pa-Jack, size 50cm. 50cm yung size ng frame nitong Bianchi hybrid bikes mga pa-Jack. Naka ayun. Wow! Kung napapansin nyo mga pa-Jack, sa seat post niya alloy, tapos yung seat post niya, merong shock na doppelganger, yung brand, sa saddle, anchor, ganda na nito ng ano mga pa-Jack. Meron palang shock yung ano nito, seat post. Merong ano, naglalaro, meron siyang shock, ano? Maganda rin yung seat post, doppelganger yung brand. Wow. Ito yung Bianchi Roma 3. Bianchi Roma 3. Wow. Ayos to, alloy frame mga pa-Jack. Sa ang stem nga pala nito ITM na maganda rin ito. Nagkaroon din ako ng ganito. Ito yung handlebar niya. So, wala. Maganda rin. Pati yung handle grip niya. Maganda rin mga pa-Jack. Alright. It's not a game. It's a rage team.